And now we come to the end of the day. Meron po ba kayong giniling na manok? Gawa po tayo ng molo soup. Magandang tanghali sa inyo mga kamamsi. Meron ako ditong 1 cup na giniling na manok. Naglagay ako ng isang kutsara na sibuyas or isang sibuyas. Konting sibuyas dahonan. 4 cloves of garlic. Then isang napakaliit na carrots. 1/2 cup na patatas or isang patatas. Seasoning. Isang kutsara na oyster sauce. Then, i-mix natin. Lagay tayo ng pamintang durog. Konting asin. Saka natin i-mix. Meron tayo ditong molo wrapper. Then, lagyan natin ng minix natin na karning manok. Lakas ng hangin, mga kamamsi. Then, pagdikitin nyo lang yun na ganyan, no. Tapos, dikit nyo lang dyan yan. Tapos, dikit nyo lang dyan yan. Situit na hindi lumabas yung karni. Oh, ganyan na siya mga kamamsi. Meron tayong itinira na molo wrapper para maging pangpalapot natin. And then meron din akong tinira para panggisa natin. At ito yung aking ginawa na molo. 24 pieces ang ginawa ko na molo mga kamamsi. And then the remaining molo wrapper ay gagamitin natin na pangpalapot. And then ito yung ating magiging panggisa. Slicein muna natin ito. Bakas ng hangin mga kamamsi. So ayan, then paghiwa-hiwalayin natin para ready na lahat yung ating mga sangkap. Mainit na yung ating kawali, maglagay na tayo ng oil. Magluto muna tayo ng ating pang-toppings. Ilagay natin yung 1 head ng garlic. Optional po yan mga kamamsi kung gusto nyo maglagay ng toppings. Ingat-ingat lang po tayo mga kamamsi. Eh, parang malawak-lawak itong sakop ng ating ano ngayon. Ay napakalakas ng hangin dito sa amin, grabe. So ayan mga kamamsi, golden brown na yung ating bawang. Tanggalin na natin. Dito na rin tayo mag-isa mga kamamsi. Ilagay lang ako ng konting oil. Ilagay na natin yung isang sibuyas. 4 cloves of garlic. Sotay-sotay lang natin yan. Then meron ako ditong tinira na patatas. Isang maliit na patatas yan mga kamamsi. Yung baby na patatas. Ilagay natin yung tinira natin na mixture kanina. Nagtira po ako niyan mga kamamsi para malasa yung ating sabaw mamaya. Then, sutay-sutay lang. Kayo na po ang magtantya sa lasa mga kamamsi kasi maglalagay ako ng mga 1 tablespoon ng oyster sauce. Konting patis, depende sa inyong panlasa. Then, gisa-gisa lang natin. 1/2 ng chicken cubes. Maglalagay na tayo ng tubig. So, nakadepende na po sa inyo kung gaano karami na sabaw ang gusto ninyo. Dagdag pa po tayo ng sabaw mga kamamsi. Maglalagay ako ng konting asin. Pamintang durog, depende sa inyong panglasa. Then, i-mix-mix lang natin yan. Dagdag pa tayo ng tubig. Bali, 2 baso po ang nilagay ko na tubig. Pero magdadagdag ako mamaya if kukulangin ng sabaw. Hihintayin natin siya na kumulo. Haluin nyo po mga kamamsi. So ayan, kumukulo na yung ating niluluto. Pwede na natin ihulog yung ating mga binalot na manok. Huwag niyo po muna itong ihulog hanggat hindi kumukulo yung tubig para maiwasan yung paglabas-baga ng karne dun sa molo wrapper. And then, i-medium heat nyo lang. Yan naman pakalakasan yung apoy. Pindutin nyo lang po yung pinakadulo niya, ganyan po. Then, huwag nyo hahaluin, hayaan nyo lang siya na kumulo. Takpan po natin mga kamamsi. Then ilagay na natin yung hinimay-himay natin na molo wrapper na natira natin. Magdagdag tayo ng patis, seasoning. Takpan natin para maluto yung ating pinakamanok. And by the way, nasa lohit na po yung aking apoy. So, i-check natin kung luto na yung ating molo. Okay na yan mga kamamsi, luto na yung ating pinakamanok. Maglalagay nga po pala ako ng malunggay. Kunting-kunti lang po inilagay ko. Then, magbubudbud ako ng sibuyas dahonan. Then, saka natin dahan-dahanin na haluin. Okay na yung lasa niyan mga kamamsi. Off the cam ay tinikman ko na tamang-tama lang. Kayo na po ang mag-adjust ng alat ng inyong lulutuin. So I think okay na po ito mga kamamsi. At tamang-tama po ito mga kamamsi sa malamig na panahon. Magbudbud tayo ng sibuyas dahonan. Then lagyan natin siya ng
fried garlic or pinirito ko na bawang kanina. So, ito na mga kamamsi ang ating chicken molo soup. Kain po tayo mga kamamsi!